Hello mga kids! Kumusta na kayo dyan? At ito na naman si Teacher Christy para magturo sa inyo tungkol kay Jesus. It's already March na! So, are you ready na ba for a new lesson? Wow! So, let's all pray na tayo. Ipikit na natin ang ating mga mata. Jesus, salamat po kayo sa another day na naman para matuto ulit tungkol sa iyo. Samahan mo kami na maintindihan namin yung iyong salita. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan, syempre, before anything else, let's all recap muna tayo kung ano yung mga natutunan natin for the month of January and February. Are you ready na ba? Yes, ang laking topic natin for the month of January and February ay the fruit of the Spirit. Naka-8 na tayo. And this March ay ito na yung huling fruit of the Spirit na pag-uusapan natin. Wow! So, ready na ba tayo? Okay. Ang first fruit of the Spirit is love. Si Jesus Christ ang unang nagmahal sa atin. Kaya tayo ay natutong magmahal. Wow! Amen! Second fruit of the Spirit naman is joy. Tayo kay Jesus Christ ay nakakaroon tayo ng joy sa ating mga puso. Ano man mga pinagtataanan natin mga problema. Amen? Third fruit of the Spirit naman ay peace. Dahil kay Jesus Christ ay nakakaroon tayo ng peace. Dahil tinuturuan tayo magtiwala ng lubos sa Kanya. Kaya nagkakaroon tayo ng kapayapaan sa ating mga puso. Wow! Ang fourth fruit of the Spirit naman ay patience. Si Jesus ay tinuturuan tayo na magkaroon pa ng patience pabor. Lalo na sa mga minamahal natin. Sabi nga, kung tunay mo love ang pamilya mo, ang mga kaibigan mo, ay tiyak magkakaroon ka ng patience. Amen? Ang fifth fruit of the Spirit naman ay kindness. Si Jesus ay pinakita niya ang kindness niya sa atin. Kaya gusto niya rin na matuto din tayo maging mabait. Lalo na sa mga pamilya natin, sa mga nakakasilamuhan natin. Amen ba? Ang sixth fruit of the Spirit naman ay goodness. Dito, pinarimay sa atin ng Diyos na napakaputi niya. Amen? Dahil before tayo nilikha ng Diyos ay pinufight niya lahat ng mga pangangailangan natin. From this pandemic na to ay napakaputi niya dahil hindi tayo pinababayaan. Amen? Ang seventh fruit of the Spirit naman ay faithfulness. Si Lord Jesus Christ ay napaka-faithful mula umpisa hanggang ngayon. Minamahal pa rin tayo kahit nagkakamali tayo at laging andyan para sa atin. Wow, amazing! Ang eighth fruit of the Spirit naman ay gentleness. Dito, tinuturuan tayo ng Diyos na kung paano tayo makisalamuha ay kailangan maging gentle tayo. Amen? True sa pagsasalita at true sa paggawa. Dahil yun ang gusto ni Lord na gawin natin. Amen? Ayan, this is it na for a new lesson. Ang ninth fruit of the Spirit ay self-control. Makikita natin sa 2 Timothy chapter 1, verse 7. Basahin na ni Teacher Christine. For the Spirit that God has given us does not make us timid. Instead, His Spirit fills us with power, love, and self-control. Ibig sabihin, tinuturuan tayo ng Diyos na magkaroon ng discipline through sa pagsasalita at sa mga ginagawa natin. If mali pa ang sinasabihin natin ay kailangan natin i-self-control ang ating mga bibi bago man tayo magkamali at makasakit pa ng ibang tao. Amen? Before makalimutan na naman ni Teacher Christine ang trivia question natin for this day ay paano natin masasabi na meron tayong self-control? Ano ang kailangan natin gawin para manatili na matisiplina ang ating mga bibig at mga actions?
I-send nyo lang ang iyong sagot at babasahin lahat yun ni Teacher Christine. Okay? Mga kids, kung papag-aralan natin kung paano manatili na magkaroon ng disiplina sa pagsalita ng mga masasama at sa mga action natin na mali ang ginagawa. Ay, it is saying no to things that are not good and yes to what is good for me. Ibig sabihin, kung nakikita natin o nafe-feel natin na ito ay tama para sa atin, ay is already a yes for God. At kung ito'y tamang hindi makakabuti sa atin, ay it's already no for God. Kailangan hindi natin yung gagawin dahil hindi yung nakakabuti sa atin. Amen? Halimbawa, yung pakikipag-away, saying bad words, ito'y hindi makakabuti sa atin. Diba? Tinuturoan tayo ng Diyos na huwag tayong magsalita na nagkakasakit sa ibang tao kasi masasaktan sila. Diba? Kung mahal ko ang Diyos, kailangan mahalin din natin ang mga tao na nasa paligid natin. Tama ba? Ang self-control din ay it means listening and acting how God wants me rather than reacting or doing what I want to. Ibig sabihin, gusto ni Lord na matuto tayong makinig sa mga instruction ni Lord na kailangan magkaroon tayo ng disiplina sa ating sarili. Kung mali pa ang gagawin natin, ay stop na tayo. If tama naman, ay go! Amen? Kasi mga kids, hindi lahat ng gusto natin ay tama at nagkakalungkot sa Diyos. Kaya andyan ang parents natin para turuan tayo at i-guide tayo sa tamang asal. Amen? At through this Kids PS Online ay dito rin tayo natututo kung paano maging mapain, kung paano matuto tayo magdisiplina sa ating sarili. Dito natin makikita yung mga yes kay God at no to God din. Dito din natin makikita kung ano yung mga ayaw ni God na gawin natin at yung mga gusto ni Lord na gawin natin. Amen? Kids, ang self-control din ay means fighting against the temptation to sin and keeping my emotion, thoughts, and action in control. Ibig sabihin, tinuturoan tayo ng Diyos na labanan natin ang mga masasama na maiisip natin sa ating mga kaisipan. Amen? Kasi mga kids, pag hindi natin nalabanan ang emotion natin, mga kaisipan natin ng mga mali, ay pwede tayong makagawa ng mali. Halimbawa na lang kung naglalaro kayo ng mga kaibigan mo, mga kalaro mo, tapos biglang may nangyari na hindi sinasadya, sinisika kasi natumba o napilay o nahulog o something na pwede mangyari, tapos sinisika. Ay, hindi mo naman sinadya kung pangyayari na yun. Tapos, pwede kang magalit. Kasi, iisipin mo na hindi mo naman kasalanan at hindi mo sinasadya. Once na nagalit tayo, ay pwedeng ang kaaway ay may papasok sa ating mga kaisipan ng mga mali-mali. Pwedeng sabihin sa'yo ng kaaway, labanan mo yan. Huwag kang papayag na magpatalo. Yan. Yan ang gusto ni Lord na magkaroon tayo ng disiplina sa ating mga kaisipan. Kasi, pamaya ay magkakagawa ka ng mali na hindi mo naman sinasadya. Hahayaan mo yung kaaway na sundin mo yung mga sinasabi niya o halimbawa sasabihin niya huwag kang magpatalo, lumaban ka, pero ang sinasabi ng Diyos sa atin ay huwag tayong lumaban, patawarin sila, aking humbleness, magmahalang, ganun, diba? Pag hindi mo na-control ang iyong kaisipan ay pwede kang makagawa ng mali, pwede mo siyang labanan na hindi mo sinasadya. Masusuntok mo siya na hindi mo naman sadya.
Yan ang sinasabi ni Jesus dito sa mensahe na to. Gusto ni Lord na magkaroon tayo ng disiplina sa ating mga kaisipan. Kailangan matuto tayo maginip sa instruction ni Jesus at sa mga words ni God na kailangan matuto tayo maging mabait pa rin kahit inaaway ka. Tama ba? Mahalin pa rin natin sila kahit hindi mo na-fulfill yung love nila sa'yo. Tama ba? Kaya how amazing si God kung paano tayo tinuturuan ng Diyos. Amen pa? Dahil tinuturuan naman tayo ng Diyos kung anong makakabuti sa atin. Lahat ng gusto ni Lord ay good for us. Kaya sabihin natin sa ating sarili na I can choose to control my actions, words, and responses. Kaya ang lesson natin for this day ay magkaroon tayo ng disiplina sa ating mga kaisipan. At matuto rin tayong makinig sa mga instruction ni Lord Jesus. Good words na makikita natin sa Bible at sa pakikinig natin sa Kids PS Online. Kasi dito tayo matuto na maging mabuti sa lahat ng tao kahit sila pa ay nagkakamali sa'yo. Amen? At maging obedient tayo sa mga instruction ni Lord Jesus kasi lahat ng mga instruction niya ay makakabuti sa atin. Amen? Ayan, marami na naman tayo natutunan sa araw na to. Wow, amazing! At super blessed tayo kasi natapos na ang 9 fruit of the Spirit. Wow! Kaya mga kids, napakahalaga ang naging topic natin mula January, February at sa araw na to. Amen? Dahil through this fruit of the Spirit ay matuto tayong magmahal, maging masayahin, magkaroon ng kapayapaan, at maging mabuti, maging goodness, maging faithful, at maging gentleness sa mga taong nasa paligid natin. Lalong-lalo na ay matuto tayong magkaroon ng disiplina sa ating mga bibig at sa ating mga kaisipan, sa ating mga ginagawa. Wow! Super amazing talaga yung mga salita ng Diyos. Amen? Kaya, let's all pray na tayo. Pasalamatan na natin si Lord Jesus dahil pinarimay sa atin ito. Tinuruan tayo ng fruit of the spirits. Amen? Ipikit na natin ang ating mga mata. Lord Jesus, salamat po dahil marami na naman kaming natutunan sa araw na to. Salamat po sa inyong salita na nagbibigay ng kabutihan para sa amin. At dito namin makikita kung kaano kayong kabuti, kung kaano mo kami minamahal. Salamat po sa walang sawang pagmamahal sa amin. In Jesus' name we pray, Amen. So bye everyone! See you again for the next lesson! Hope you're enjoying watching Kids PS Online! So stay healthy, stay safe with your family, love one another, okay? Bye! Please like and subscribe to our channel!